Nagbayad na ako ng parking. One more? It's okay? Okay, so let it run for almost 40 minutes. Yeah. And charge the battery. Okay, so I cannot drive around there. Just give it 10 minutes warm up, yeah. Then drive. Okay. Alright? Yeah, thank you. Have a good day. Naghihingalo guys yung ating sasakyan after my bus ng CAA. So, tanda rin ko siya ng 10 minutes and then magda-drive around ako. Kailangan doon mga 40 minutes. The next day. Okay. So, yan guys. 3 more hours to go. Yan. 12. 10. And tapos na yung shift natin. So, dito ako nag-work sa long-term care. So, kakatapos lang ng break ko. Eh, nagpainit ako ng sasakyan guys. Bali pa dalawang init ko na to kasi malamig pa rin. It's negative 31. Ayokong maiwan yung sasakyan ko dito just in case hindi siya mag-start. Huwag naman. So dito ako nag-park kanina guys. Nagbayad na ako ng parking kasi para madaling mainit yung sasakyan kesa kapag nag-park ako dun sa may road. Mas malapit na access. Dito lang yung exit. So, yan. Naghihintay lang ako mga 10 minutes. Yeah, yung parking spot is $12. Yan guys ang aking recipe. Yan siya na madilim. Kain tayo guys. Nilagyan ko siya ng broccoli kasi wala akong gulay. Hi Remy! Si Remy, Remy. So yan guys, kakatapos lang namin kumain ng dinner. Bigla akong inantok kasi ang dami kong nakain. Gutom na gutom ako guys. Pagdating ko ng shower agad ako. Tapos nagluto nga ako ng shrimp. So, yun nga gusto kong mga niluluto, yung madalian lang, mga 10 minutes luto na. So, yun, ang dami kong nakain this. And then, ngayon, magpiprepare ako ng dinner naman for tomorrow. Kasi yung work ko tomorrow is medyo late na yung tapos and wala na akong time magluto. So, yung lulutuin ko is pork ribs. And yung recipe is ginaya ko lang sa YouTube. Buti na lang may YouTube. So, walang problema. Kasi wala akong masyadong lahok. Kaya, yun na lang ang gagawin ko.
So, yun nga pala guys, nung nasa work ako, yung katabi kong SUV, hindi nag-start yung sasakyan niya. Kasi yun ang first break, sabay kami nagpainit ng sasakyan. Tapos nung second break, lumabas ako. Nagpainit ulit ako. And yun yung sa kanya, hindi nag-start. So, yun. Inihintay ko lang naman siya magsabi sa akin eh. So, yun. Sinabi niya sa akin na kailangan niyang i-boost yung baterya niya. Sabi ko, oo naman, walang problema. So, yun lang guys. Be nice sa kapwa kapag nanghingi ng tulong. Tulungan natin. Kasi yung mga ganitong sitwasyon. Sorry guys, nagluto ko. So, yun guys. Yung mga ganitong sitwasyon. Kapag kailangan ng tulong ng kapwa, tumulong tayo. So, yun. Magluluto ako ng pork ribs. Bago pa magiging late kasi 6:30 na. Nagiging okay na ulit siya. Ang temperature na yun is negative 13. Tapos, same temperature sa Friday. Sinasabi ko sa inyo guys kasi sa Saturday is positive 2 ang weather nga, ang temperature. O diba, meron tayong spring, instant spring weather. So yun guys, ang maganda dito sa Calgary, although super lamig kagaya nung nagdaan na 3 days na ang windshield guys is negative almost 50, ang maganda dito is meron silang pa spring like weather or temperature. So yung hindi nakakaalam guys yung kung bakit gano'n ang temperature dito biglang tataas is dahil meron ditong tinatawag na Chinook guys. So yung Chinook is dahil ang Calgary is napapalibutan ng mountains, yung hangin na nanggagaling sa bundok is mainit at saka dry, so dinadala dito sa city, kaya merong temperature na gano'n nangyayari dito sa Calgary, which is good kasi hindi ka guys sa Ontario guys. Kung i-compare ko doon, as in malamig talaga kasi kumbaga parang graph yan eh. Sa Ontario kapag malamig steady yung temperature niya, pag dito sa Calgary pa ganyan, sobrang lamig tas biglang bababa. So yun, yun guys ang weather dito sa Calgary. Which is good kasi may days na talagang sobrang lamig and then after a days biglang yun nga positive 2 sa Saturday. So yun lang guys ang aking na-share. Kung natatakot kayong pumunta dito or mag-move sa Calgary, days lang naman yung i-ward nyo, hindi pangmatagalan. OMG, linis-linis na naman tayo. Dalawang araw guys, mag-i-snow.
guys. Happy Tuesday. Pero yung weather natin, guys, hindi happy. Kasi meron tayong snow today. And hanggang bukas yan. And very nasty yung road natin. Kasi maputik at madulas. Kita nyo, guys, yung traffic. Ang haba ng traffic. And ginugol map ko agad. Pag ganyang pangit ang weather, chine-check ko agad kung how bad ba yung road. Okay lang kasi yung back road na dinadaanan ko is traffic din. So yun. Kaya dito na lang ako dumaan sa main road. Kasi parehas lang din naman. And then sa Google Map, sabi nga merong aksidente. Kaya malilate tayo. Yung snow, guys, maghapon lang yan. Pauti-uti lang siya, pero kita nyo, guys, yung snow. Makapal din. Yung road, hindi pa nililinis. Kapag meron kayong parcel na hindi kasya dito, tuturo sa inyo ang laking box. Kasi ganyan ako pag nag-o-order. And then, ibabalik mo lang yung susi. Para yung susunod na magsisend ng parcel to atin dyan. Ito nga pala, guys, na parcel na to is gagamitin ko sa Saturday kasi mayroong Christmas party doon sa work, sa long-term care. Nag-order ako sa Shein. And ayoko na mabibili ng mamahal kasi isang gabi lang. So, nag-order ako ng isang set. Dress siya. Kasi formal. Shoes, bag. Yeah, makikita nyo na lang sa pag nag-party. Hi to the vlog. Hi, Remy. Say hi to the vlog. Ayan na naman siya. Nahiya na naman siya. So, ito, guys, yung kinuha ko sa mail. Ito yung susuotin ko sa Christmas party namin. Sa part-time ko. And in-order ko to sa Shein. So, kompleto ko siyang in-order. From head to toe. So, ito yung dress ko. Tapos, ito yung bag. Sobrang fancy. Tapos yung ating shoes. Gusto ko makita ng personal kasi cute yung shoes niya. O, diba, bongga? Yan ang gusto ko sa shoes ng Shein. Nilalagyan nila ng separate bag. O, diba, bongga? Pak na pak. In fairness, maganda yung sapatos nila kasi meron din akong sapatos na in-order sa kanila. Pero, ano na, nilagay ko na yata sa donation. Nasa Ontario pa kami kasi sobrang dami kong sapatos. Dami kong napamigay sa donation nun. Tapos, meron din tayo ditong hikaw. Fancy earring. O, diba?
Kasi guys, isang araw lang naman yan. Isang gabi. Like, 6 o'clock to 9 o'clock. So, bakit pa ako maggagastos ng mamahaling damit, diba? And look elegant din naman to. Nasa nagdadala yan. So, yan. Kami kakain na ng dinner. But bago yon, kami muna yung magpapaalam ni Remy. Tatapusin na namin yung aming vlog. Remy, say thank you guys for watching. Oh, ayan na naman siya. So, yan guys, kami magpapaalam na ni Remy. Thank you guys for always watching our videos. And please don't forget to like and subscribe. Bye guys!